Ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng asawa ng kaibigan ng tiyuhin ko. Naitago na lang natin sa pangalang Marimar. Taong 1990. Talalora, Samar. Konting description lang sa bahay nila Marimar. Dito kasi iikot ang kwentong ito. Kung hindi ninyo na itatanong, ang tinitirhan nila Marimar at ng kanyang asawa ay dalawang palapag na bahay. Si Marimar at si Ray ang nakatira sa taas at sa baba naman ang mga magulang nito. Malaki ang bakura ng kanilang bahay dahil sa may bukid na yon na nakatayo. Sa unahan ng kanilang bahay ay merong sapang hitik na hitik ng mga isdang naninirahan. Marami ding punong nabubuhay sa paligid ng bahay nila Marimar na siyang gumagawa ng lilim para sa kanilang tahanan at bakuran. Umpisahan na natin ang kwento. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagdadalang tao si Marimar. Nasa isang buwan pa lamang yon kaya matinding pag-iipon ang ginawa ng kanyang asawa upang mapaghandaan ang pagsilang ng kanilang sanggol. Di pa nagawang bumukod nila Marimar noong mga panahong yon, gawa nang hindi pa tapos ang kanilang pinapagawang bahay. Ang trabaho noon ni Ray na kanyang asawa ay hamak na mangbubukid lamang. Paminsan-minsan ay dumidiskarte yon ng ibang trabaho sa kanilang bayan upang hindi mabakante ang oras nito. Bukod kasi sa pag-iipon, ay kailangan din ni Ray na makapagbili ng kanilang makakain sa bawat araw na dumaraan. Isang araw, kasalukuyang naghahanda si Ray ng kanyang mga gamit pang saka. Mag-aapat na buwan na ang tiyan ng kanyang asawa noong mga panahong yon. Alis na ako ha. Ma, may ulam na ba tong baong ko? Tanong ni Ray sa kanyang asawa. Oo pa, meron na yan. Mag-iingat ka ha. Sagot naman sa kanya ni Marimar. Matapos nilang makapag-usap ay agad din namang nilisan ni Ray ang kanilang tahanan upang magtrabaho. Kasabay niya sa pagtatrabaho noong mga panahong yon ay ang kanyang manugang. Ang ama kasi ni Marimar ang nagpasok sa kanya doon sa sakahan upang meron siyang trabaho at para na rin makaipon para sa kanilang magiging anak. Suportado naman sila ng pamilya ni Marimar, kaya wala namang naging problema. Panatag ang loob noon ni Ray, gawa nang hindi naman siya nababahala sa maaaring mangyari sa kanyang asawa habang nasa estado pa yon ng pagbubuntis. Pag-alis ng magbilas ay siya namang pagmasid ng isang nilalang na nasa paligid. Ayon kay Marimar, na noong sumapit ang ikatlong buwan ng kanyang sanggol na dinadala, ay doon na din nag-umpisang dumaan sa kanilang tahanan ang dalawang mag-asawang nasa dulo ng nyugan. Malayo ang tinitirahan nito sa kanila at yon ang unang beses na nadapo yon sa kanilang tahanan. Nasa itaas ng bahay noon si Marimar, kaya kitang-kita niya ang paglapit ng mga ito sa kanyang ina habang nagwawalis ito. Magandang umaga ho, Aling Bebeng. Makikitaan lang ho kami. Wika ng matandang babae. Ha? O sige, saan ba kayo pupunta? Tanong naman dito ng kanyang ina. Habang nag-uusap ang kanyang ina at ang matandang yon, ay pasimpleng tumitingin yon sa kinaroroonan ni Marimar. Malakas ang kabog ng dibdib ni Marimar noong mga panahong yon dahil sa malademonyong pagngisi ng matanda. Usbungan kasi ngayon ang kangkong dyan sa sapa. Bebenta sana namin sa bayan para meron kaming panggasto sa araw-araw. Sagot naman ang matandang yon. Napangiti lang naman ang ina ni Marimar matapos nitong marinig ang sinabi ng matandang yon.
Nang tuluyan ang nakalis ang dalawa, ay dali-dali namang bumaba si Marimar upang kausapin ang kanyang ina. Nay, di ba ang layo ng bahay ng mga yon dito sa atin? Ba't pa sila dito kumuha ng mga kangkong? Eh halos isa't kalahating kilometro ang kailangan nilang bunuin sa paglalakad para lamang makarating dito. Gulat na tanong ni Marimar. Hayaan mo lang yun, anak. Mga matanda na yun eh. Tsaka di rin naman sila makakapasok dito sa mamamahay natin dahil punong-puno tayo dito ng mga pangontra. Pabayaan lang natin sila sa kanilang gusto. Kahit maraming nagpapatotoong hindi aswang ang mga yon, ay kailangan lang natin maging handa sa maaaring mangyari. Iwasan mo lang ang dalawang yon upang maging ligtas ang iyong sanggol. Hindi ko hinuhusgahan ang dalawang matandang yon, Marimar. Ang sa akin lang naman ay ang pag-iingat sa aking magiging apo. Sagot naman sa kanya ng kanyang ina. Ang nakakapagtaka lang sa dalawang matandang yon ay wala itong mabahong amoy na malalanghap kahit napakalapit mo na dito. Halos ang lahat ng may alam sa aswang ay pinabubulaanan ang paratang sa dalawang matandang yon dahil sa wala itong masangsang na amoy. Ayon pa sa kanyang ina na napakabait ng dalawang matandang yon na hindi mo lubos iisipin na isa silang uri ng mga aswang. Hindi yon pumapatol sa lahat ng taong nagsasabing aswang sila at tanging pagngiti lamang ang naibabato ng mga ito laban sa mga mapanghusgang tao. Minsan na din yung nakita ng nanay ni Marimar na kinukutsa sa kanilang merkado. Pero hindi nagawa ng matandang yon na sumagot sa mga taong naroroon. Kahit nga ang asawa nito ay nakatitig lamang at animo'y walang makitang pamumuo ng puot at galit sa mga mukha nito. Matapos makapag-usap nila Marimar at ng kanyang ina, ay agad din naman silang pumasok sa kanilang tahanan upang maghanda na ng kanilang makakain. Habang sila ay nagluluto, napag-usapan pa rin nila si Aling Puring at ang asawa nito. Hanggang sa bigla silang merong narinig sa labas ng kanilang bahay na nag-uusap. Kasabay ng mga narinig nila Marimar ay ang pagkirot ng kanyang tiyan na parabang kinakamot yon ng isang kamay na merong mahahabang mga kuko. Nang makalayo na ang dalawang matandang yon, ay siya namang paghupa ng kanyang nararamdaman. Doon na nakumpirma ng kanyang ina na totoo ang paratang sa dalawang matandang yon. Sabi na nga ba, kaya di ako nakukumbinsing normal na tao ang mga yan eh. Ang balita ay 50% totoo at 50% rin kasinungalingan. Hayaan mo, Marimar, dahil tutungo tayo mamaya sa isang albularyo. Wika ng ina ni Marimar matapos nitong malaman ang nararamdaman ng kanyang anak. Tumangulang naman si Marimar noong mga oras na yon upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon sa kagustuhan ng kanyang ina. Lumipas ang hapon at tumungo na nga silang mag-ina sa isang kilalang albularyong naninirahan sa kanilang lugar. Nang madapo sila dito, ay doon na isiniwalat ng albularyong yon ang kakaiba sa dalawang matandang tinutukoy ng ina ni Marimar. Huwag kayong mag-alala. Normal na aswang lang ang dalawang matandang yon. Wala pa namang napeperwisyo dito sa ating lugar ang mga yan eh. Kaya masasabi kong mahinang uri ng aswang ang dalawang matandang yan. Maglagay lang kayo ng bawang, asin at makabuhay sa inyong tahanan. Payo ng albularyong yon. Nang marinig ito nila Marimar, ay tuluyan ang napanatag ang kanilang kalooban. Maliban sa mga pangontrang binigay ng albularyong yon, ay binigyan din si Marimar ng karagdagang proteksyon para sa kanyang dinadalang sanggol.
isang pangontrang nakasilid sa telang pula ang ibinigay nito sa asawa ni Ray. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon, ay nakauwi na nga ang mag-ama. Masayang-masaya pa yung nag-uusap habang papasok ng kanilang tahanan dahil sa mga kapalpakang nangyari sa mga kasamahan nila sa bukid. Habang kumakain sila ng hapunan, ay doon na nga naikwento ng ina ni Marimar ang mga nangyari sa kanilang tahanan noong umaga. Gulat na gulat ang ama ni Marimar at ang kanyang asawa dahil sa ikinuwento ng ina ni Marimar. Matapos nitong makapagkwento, ay hindi na nag-aksaya pa ng oras na dagdagan ni Ray ang mga pangontra sa kanilang buong bahay. Lahat ng walis-tingting na nasa kanilang bahay ay nakabaliktad na dahil sa pangontra umano yon upang hindi tuluyang makalapit ang isang aswang sa kanilang tahanan. Matapos nitong makapaglagay ng karagdagang pangontra, ay nagdala din yon ng isang bolo sa kanilang kwarto. Bale, nagkasundo ang pamilya nila Marimar na doon na muna sila matulog sa taas upang hindi basta-bastang magambala nang dalawang matandang yon ang buntis na si Marimar. Pagsapit ng gabi ng mismong araw na yon, ay wala namang nangyaring kakaiba. Panatag na ang magpamilya dahil ang buong akala nila ay tuluyan ng iniwasan ng dalawang matandang mag-asawa ang kanilang tahanan. Kinaumagahan ay balik trabaho na uli si Ray at ang ama ni Marimar sa bukid. Pag-alis nung dalawa, ay siya namang pagbalik nila Aling Puring at ng asawa nito. Ganon pa rin ang nangyari. Nakidaan ulit yon sa kanilang bakuran dahil kukuha uli yon ng kangkong. Hindi na ito nilabas ng ina ni Marimar dahil umiiwas lang itong makasagutan ang dalawang matandang yon.